Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa aming YouTube channel. For today's vlog ay mag-i-inject po ako ng vitamins sa aking mga alagang biik. Dahil ika-3 days na nga po ng aming mga biik ay i-injectan ko na sila ng iron. Kasabay ng pag-i-inject ng iron ay isasabay ko na rin po ang pagputol ng buntot sa kanila. At ika-30 days na din ho ng aming iba pang mga biik ay mag-i-inject naman po ako sa kanila ng vitamins para mas mapabilis ang kanilang paglaki. Paghahanda din po ito para sa kanilang nalalapit na pagkawalay. Sa mga magtatanong kung anong gamot po ang aking i-inject sa aking 3 days na piglets ay Injectran iron po. At sa aking 30 days na piglets ay Belamil naman po ang aking ginagamit. Naghanda na rin po ako ng Betadine para po sa mga piglets na puputulan ko ngayon ng buntot. Nakakabawas po ito sa pagdurugo at para mapabilis na rin ang pagaling ng kanilang mga sugat. At dahil mag-i-inject nga po ako sa aking mga alagang piglets ay mas minabuti ko po na ilagay ko muna sila sa kanilang kuna. Para nang sa ganun po ay mas madali kong ma-identify kung alin po yung na-injectan ko na at naputulan ko na ng buntot. Kaya napakahalaga po na meron tayong lagay ng mga piglets. Kung sakaling meron po tayong gagawin sa kanila o mag-i-inject tayo ng mga gamot ay meron po tayong paglalagyan sa kanila. Mas napapadali din po nito ang ating trabaho upang nang sa ganun ay hindi na po tayo maghahabol sa ating mga alagang piglet. Nang matapos ko silang ilagay sa kanilang kulungan ay nag-prepare na ako ng gamot na ibibigay sa kanila. Mag-i-inject po ako ng 1 ml na iron para sa aking 3 days ng piglets at mauulit po ito sa kanilang ika-14 days simula nang sila ipinanganak. Kung makikita nyo po sa video ay ini-inject po ito sa malamang bahagi ng kanyang hita o sa puwit. Iwasan po natin na tamaan sa buto ang ating mga alagang piglets dahil ito po ay nagiging sanhi ng kanilang pagkakilay. Pagkatapos ma-injectan ang iron ay hawakan mo lamang yung buntot ng biik at saka mo naman po ito putulin. Sa mga nagtatanong kung gaano nga ba kahabaan dapat putulin sa buntot ng ating mga alagang piglet, ang para po sa akin ay kalahati lamang ang aking pinuputol sa kanilang buntot. Pagkatapos maputol ng buntot ng mga biik ay agad ko pong nilagyan ito ng Betadine upang nang sa ganun po ay mabawasan ang pagdurugo at mas mapabilis ang pagaling ng kanilang mga sugat. Siguro po ay marami ang nagtataka kung bakit ba kailangan natin putulan ng buntot ang ating mga alagang biik. Sa akin hong pagkakaalam, kaya po pinuputulan ng buntot ang ating mga alagang biik ay upang maiwasan ang pagkakagatan o ang kanibalism sa kanila. Dahil kung minsan ay hindi po natin maiiwasan ang pagkakagatan ng ating mga alagang piglet. At ang isa pa po sa dahilan kung bakit pinuputulan ng buntot ang mga biik ay dahil po kung gagawin natin silang mga patterners ay nakakabawas po yun ang dumi sa kanilang mga katawan. Lalong mas mainam ho na putol ang buntot ng ating mga piglets kung balak po natin silang gawing mga inahin. Nakakatulong po na putol ang buntot ng ating mga inahin upang nang sa ganun ay hindi kumalat ang dugo na lumalabas sa kanila. Pero kung sa tingin nyo po ay nakakadagdag ng stress ang pagpuputol ng buntot sa inyong mga piglets, ay pwede nyo naman pong hindi naputulan ang mga buntot ng inyong mga piglets. Ayun naman po ay kung gusto nyo lamang o kung ayaw nyo ay pwedeng-pwede din naman po. Siguro yung iba ay hindi na sila nagpuputol ng buntot dahil para sa kanila ay mahirap itong gawin. Pero kung susundan nyo lamang po itong video na ito ay mas madali po kayong matututo at mas makikita nyo kung paano ito ginagawa. Maaring sa una ay mahihirapan ka, pero kapag nagawa mo na po ito sa unang beses ay mas matututo ka ng matututo habang tumatagal. Mas mainam po na tayo na mismo ang gumagawa nito sa ating mga alaga. Dahil kung aasa tayo sa iba ay dagdag gastos din po ito para sa ating mga hog raiser. Sa mga nagtatanong kung kaan po ba ako nag-training sa mga ginagawa kong ito sa aming mga alaga. Bali, wala po akong training na pinagdaanan. Ito pong mga ginagawa ko ay sarili ko lamang pong pagsisikap na matutunan yung mga pag-i-inject ng gamot sa aking mga alaga at syempre yung mga pagkakapon at pagpuputol ng buntot sa kanila. Minsan ay hindi po natin maiiwasan na magkamali, pero yung mga pagkakamali po na yon ang magtuturo sa atin upang mas matuto pa sa bandang huli. Sabi nga nila ay experience is the best teacher. Hindi naman po pwede na palagi tayong nakaasa sa iba tao dahil hindi po tayo matututo kung tayo palaging aasa sa kanila. Kailangan din po nating tumayo sa sarili nating paa upang nang sa ganon ay mas maging kapakipakinabang ang ating magiging kaalaman. At once na matuto ko na sa mga ginagawa dito sa pagbababuyan ay habang tumatagal ay mas magiging madali na ito para sa iyo. Dahil nga magiging paulit-ulit na lang naman ang gagawin mo gaya ng pag-inject, pagkakapon, pagpuputol ng buntot, pagpapaanak ng mga inahin, pagbibigay ng mga antibiotic sa mga bagong anak na inahin, tamang dami ng pagkain sa iyong mga inahin. Kapag natutunan mo yan ay wala ka namang ibang gagawin kundi ang i-improve na lang yung mga alam mong may kulang sa iyong mga ginagawa. At ayun nga, nakatapos na tayo sa pag-i-inject sa aming mga 3 days ng piglets at makikita nyo naman na napakasimple lamang ng mga gawain ito. At hindi pa po tapos dahil meron pa po akong i-injectan dito na 30 days old ng piglets. Sila po ay malapit ko nang iwalay. Baka ho kayo ay nagtataka kung bakit hindi ko pa sila iwinawalay.
Ako po ay nagwawalay ng mga piglets kapag sila po ay nasa 45 days old na. Bali, sinasanay ko po muna sila sa wet feeding bago ko po sila iwalay sa kanilang inahin. Nang sa ganun po ay hindi na ako mahihirapan sa pagwawalay ko sa kanila. At ayan nga po't makikita nyo sa video na isa-isa ko pong kinukuha ang aking mga piglet upang sila po ay ilagay ko sa kanilang kuna. Wala na hong hagada na naganap dahil itinaiming ko po na sila po ay dumedede sa kanilang inahin. Ayan nga po at medyo sikip na sila sa kanilang kulungan. Ang i-inject ko po sa kanila ay Bellamil. Ito po ay vitamins upang mas makatulong upang mas gumana sila sa pagkain ng pigs. Bali, mag-i-inject po ako sa kanila ng 0.5 ml or half ml lang po ang binibigay ko sa kanila. Kada piglets po iyan. Dahil wala po akong katulong sa pag-i-inject ay minabuti ko po na sa hita ko na lamang po ulit ito i-inject. Pero kung may katulong ka naman po sa pag-i-inject nito ay pwede mo rin po itong i-inject sa leeg ng mga piglet. Basta ang mahalaga ho ay may i-inject natin ito sa mamasel na bahagi ng katawan ng ating mga piglet. Ito ay para mas mapabilis ang pag-absorb ng kanilang katawan sa mga vitamins na ibinibigay ho natin sa kanila. Medyo nakakangalay nga ho din ang pag-i-inject mag-isa dahil ito nga po ay 11 heads na piglets. Medyo sayang nga po dahil ito po ay 15 heads nung sila po ay ipinanganak ng kanilang inahin. Kaso nga lamang po ay naiipit yung iba niyang mga kapatid dahil sa sobrang dami nga po ay hindi na po napapansin ng ating mama pig na meron na po pala siyang naiipit. Kung kaya naman po ay namamatay din po ito kaagad. Pero okay na okay pa rin naman po ang ating mama pig dahil may 11 piglets naman po siya na natira sa kanyang mga anak. Hindi na rin po ito masama dahil medyo malaki-laking pera din po ito kapag ating nang nai-harvest. Ganyan lamang po talaga ang pag-aalaga ng baboy. Minsan po ay nababawasan, minsan naman po ay hindi. Depende na rin po sa ating mama pig kung sila po ay maalaga sa kanilang mga anak. At sa wakas nga po ay nakatapos na rin tayo sa pag-i-inject sa ating mga alagang piglets. At hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Babush!